Mauuna ako sa inyo. Okay. Love first time blood. Yeah. Kamusta po kayong lahat? Nagbabalik na po ang Season 3 ng Kwentong Puerto. At dahil malapit na ang araw ng Pasko, isa ang kakanin sa hinahanda na para pagsaluhan ng mga bisita at ng mga kapamilya. Kasama natin si Ma'am Azinit Peñaflor, ang may-ari ng Kudos Bibingka House at isa sa gumagawa ng pinakamasarap na kakanin dito sa ating lungsod. Ma'am, kailan po ba nagsimula itong business? Nagsimula po yung business ng kakanin namin since 2009. Since 2009 po ma'am, hanggang ngayon, tuloy-tuloy na po yung yes, po. Orders. Yes po. Nag-start po ba ito ma'am sa ano po bang klaseng kakanin? Bibingka lang po ba? Or... Yes po. Yung una po, bibingka lang. Then, dadagdagan na po ng mga iba-ibang kakanin Pinoy. Then, kahit pa paano mga nagustuhan naman po nila, kaya tuloy-tuloy po. Ano po yung pinaka-highest seller ma'am? Rice po to, then bibingka, tapos biko. Ma'am, bakit niyo po naisipan na bibingka or kakanin ang gagawin? Kasi as tayo po ay Pilipino, yun ang naisipan po namin na i-business, yung mga pagkain na kakanin Pinoy. Ma'am, ngayong araw po, ano po ba yung ituturo natin sa mga kasama natin? Ngayon po, magtuturo po ako ng rice puto or putong bigas. Then, meron po tayong kuchinta, pichi-pichi, palitaw, rice bibingka na may mga assorted na fillings po. Available lang ube, buko, cheese, at saka salted egg. Itong mga materials, ma'am, o yung mga ingredients na gagamitin natin, locally made lang po sila? O nasangkap po ito na nakukuha lang po dito sa Puerto Princesa? Yes po, available po ito sa ating mga market. Accessible naman po, ma'am. Kahit na sino po ba pwedeng gumawa nito sa bahay nila yes, o sa tahanan nila, pwede po? Yes po, kayang-kaya po. Okay. Ma'am, Azinit, simulan na po natin. Ano po ba yung uunahin natin na lulutuin o gagawin natin? Okay po. Ang una po natin gagawin ay rice puto. Okay, unang-una po, kailangan natin ng bigas. Mas maganda kung ito po ay palalambutin natin overnight. Tapos gigilingin po natin ito. Kailangan po natin ng white sugar, baking powder, and then water. Yun lang po? Yes po. Ipaghahalo lang po natin yon, then pwede na po natin takalin at isa lang. Okay, sisimulan na po natin gumawa ng putong bigas. Ayan, unahin po natin, haluin po natin ang giniling na putong giniling, putong bigas. Tapos ilagay po natin ang asukal. At haluin po natin ng maigi. Susunod, ilagay po natin yung baking powder. Ayan. Then, habang ginagawa po ito, nagpapakulo po tayo ng tubig sa ating steamer. And then, pwede na po natin itong takalin gamit ang ating puto molder. Ma'am, particular po ba siya dapat naka, hindi umapaw? Opo, opo. Ayan. Okay lang din po itong ibang size? Ibang sizes, pwede naman po. Okay. Mas malaki, may maliit. Ayan. Pwede po natin yan lagyan ng cheese sa ibabaw. Para magsama yung lasa ng maalat at yung konting cheese. Bago po sa lutuin? Opo, bago okay. Po lutuin. Sige po. Ayan, salansan na po natin ang ating rice puto. Pwede na po ito isa lang sa kumukulong tubig. At atayin po natin 15 minutes, luto na po ang ating putong bigas. Naka-excite naman, parang sarap i-fast forward. Ayan, eto na po, luto na ang ating putong bigas. Sir Nico? Wow, after 15 minutes po, sa ingredients po na binanggit po ni Ma'am Azinit sa atin, napakadaling gawin at napakasarap naman po nito, ma'am. Parang hindi na po ako makahintay na matikman ito.
So ma'am, ito po ma'am, ano po ba yung mga toppings sa pwede natin ilagay maliban po sa cheese? Yes po, maliban sa cheese, pwede po natin itong lagyan ng salted egg. Opo. Then, meron po tayong twist dyan, meron pong dilubuan sa loob. At ngayon, titikman na natin ang putong bigas na gawa ni Ma'am Azenit. Naka-excite naman ito. Ibang-iba talaga ang lasa ng putong bigas kesa pa sa puto na harina. Napakasarap at napakadaling gawin. Okay, susunod po nating ingredients, pagluluto ng rice bibingka. Ito ay gawa sa giniling na bigas. Kukumbine po natin brown sugar. Sunod po, evap milk. Then, lagyan po natin ng egg. Dalawang egg, pwede na po. Ayan, dalawang egg. Tapos, baking powder. Then, kunting asin po. Haluin lang po natin ito ng maigi. Habang ginagawa po natin ito, nagpipreheat po tayo ng oven. Mas maganda kung mainit po masyado. Sa amin po kasi ginagamit namin bricks oven. So, uling na oven para maganda po ang luto ng bibingka. Yan po ba yung tawag na pugon, ma'am? Yes po. Kailangan po natin ng dahon ng saging. Ito po ay ready na, malinis na, nainit na po natin. Apat na klase po ang gagamitin natin sa bibingka. Meron po tayong salted egg, ube, halaya, cheese, at saka ito pong buko. Ayan. Tatakali na po natin ang bibingka. Yan, ipwesto po natin yung dahon sa molder. Ayan. Ayan, lalagyan po natin. Ayan. Nag-expand po ito sa ma'am, di ba? Yes, kung nagluluto. Okay, so hindi po ito siya dapat puno. Opo, hindi din. Ito na po. So, mamimili po tayo. Ano pong gusto niyo, sir? Ube, buko, or salted egg? Sa paborito po, ma'am, okay na po ba na kung ube? Okay po. Sige, lagyan po natin. Ayan. Ube halaya. Ube halaya. Yes po. Nakatakam naman. Ayan. Then, ito po. Ready na po ito. Isa lang. 15 to 20 minutes. Luto na po yan. Ang ube bibingka. Okay. Okay, ito na po. After 15 minutes, luto na po ang ating rice bibingka na may ube, salted egg, at saka buko na may toppings po na cheese. Ito na po, Sir Nico. Ma'am, ito po ma'am sa simula nun sa ginawa natin kanina, sa pinakaunang kakanina ginawa natin. Itong bibingka lang po ba yung nilalagay sa oven na klase ng kakanin? Yes po. Mas maganda po kasi oven po siya para mabango po. Ang preparation po ito na ma'am, or yung babagay po sa kanya, is ito lang po, cheese lang po ba yung pwede sa taas? Pwede rin po, lagyan natin ng toppings na ube. Na ube? Kung okay, ano po yung palaman po niya sa loob? Yes po, okay. Pwede po. So, narito na, ang ating bibingka o bibingkang bigas. Tama po ba ma'am? Yes po. At syempre ma'am, titikman po ulit natin, sa itsura pa lang po, nakakatakam na po talaga. Ayan po. Ito po kasi ma'am, pinagli po ako ng mother ko, ang sabi niya sa akin, sa kakanin niya daw po ko pinagli, okay. Lalong-lalong daw po sa bibingka at sa puto. Ayan po, titikman po natin. Hindi na tayo mahiya ah. Yung kakalat na ako. Ma'am, napakasarap po talaga. Hindi po ko makapaniwala na napaka-dali niyang gawin. Susunod po nating lulutuin ay ang suman sa lihiya. Kailangan po natin dito ang bigas na malagkit. Palalambutin po natin ito overnight. Then lalagyan natin ng lay water. Tapos babalutin na po natin ito sa dahon ng saging. Ma'am, ano pong klaseng tubig yun? Lay water. Lihiya po. Oh. Bakit yan po yung klase na kailangan gamitin? Yes po, ito po ay nagpapalambot din po sa ating mga kakanin. Pero kunti lang po ang ilalagay natin dahil pag sumobra, medyo mapait po ang lasa.
Ayan, ito na po ang ating sumansalihiya. 15 minutes po natin ito isasalang sa kumukulong tubig, tapos meron na tayong sumansalihiya. Bagay po ito sa sausawan na minatamis na gata, yun po yung arnival. Then lagyan po natin ito ng lati. Yun na po. Okay, Sir Nico, ito na po ang ating sumansalihiya. Meron po tayong arnival na may lati. Ano po itong sauce niya, ma'am? Arnival po yan. Minatamis na gata. Minatamis ng gata. Tapos pwede rin po natin lagyan ng latik sa taas. Yes po. Okay. Ito na. Nako, parang nakaka-excite naman tuwing pag-finish product na matitikpan po natin at malalaman kung gaano kasarap ang kakanin na ginagawa po ni Ma'am Azinit. Okay, Ma'am, titikpan po natin. Okay po. Meron po ba ito siyang way kung paano? Open lang po. Open lang po. Open. Ayan, oh. Binubuksan pa lang, natatakam na tayo. Titikman natin ang walang sauce. Wala pang sauce, napakasarap na. Ano na lang kaya kung meron pa dito? At lalagyan natin ng sauce ngayon. Okay. Ma'am, ibang klase po ang kanyang lasa. Napakasarap po. Ito po, sa Kudos Bibingka House, ang tinatawag po namin, assorted kakanin. Worth 600 po ito. Ganito kalaking bilao. Available din po sa amin ang special biko. Meron po tayong sumansalihiya at assorted bibingka po. So, maliban sa mga tinuro ni Ma'am Azinit sa atin na gawin na kakanin na napakadali at napakasarap, siyempre, no doubt na napakasarap, meron din po siyang ginagawa na assorted na bilao at nung mga iba niya pang products. Ma'am, ito pong special biko, hindi po karaniwan sa akin na ganito karami na nakikita natin toppings, Ma'am. Ano po ito, Ma'am? Yes po, kaya po ito naging special biko. Meron po tayong yema, niluto po na milk. Tapos, binudbukan po natin ng cheese at saka latik para pinagsama pong maalat-alat at manamis-namis. Wow! Perfect talaga ito ngayong handaan o panghanda sa Pasko. Ma'am, ito pong ganito na isang bilao po na ganito. Magkano po? Yes po, yung ganitong size po, worth 450 at meron po tayong pinakamalaki nito, 600 pesos. Wow! At ayan po ang special biko ng Kudos Bibingka House. Ayan, at dahil malapit na nga ang araw ng Pasko, pwedeng-pwede niyong isama sa inyong handa ang itong mga kakanin na tinuro sa atin ni Ma'am Azinit. At syempre, pwedeng-pwede po kayo ma-order. Ma'am, imbitahan niyo po ang ating mga kasama. Ayan, maraming salamat po. Iniimbitahan ko po kayo na tikman o umorder po sa amin, Kudos Bibingka House, ng iba't ibang kakanin. Makokontak niyo po kami through FB page, Kudos Bibingka House. My telephone number po, 0920-832-3826. Thank you po! Ayan, at sana nag-enjoy po kayo sa turo ni Ma'am Azinit Peña Flor sa atin kung paano gumawa nitong napakasarap na mga kakanin. Hanggang sa susunod na Kwentong Puerto, ako po si Nico Mendoza Tan, taga Puerto Princesa.